Good morning. Good morning! So, actually, para maano na. Kung tap nakikinig na. So, my name, this is our fourth Digital Ocean Meetup. So, we started last 4 months ago. Every month there's a meetup about Digital Ocean. And we post questions, actually, poll questions in our Facebook page, Digital Ocean PH Manila. And since yung nalalo is file auditing and data intrusion detection pala, sorry. Detection. So that's why we are discussing this. So kasi yun yung pinaputukan din yung nanalo. And then I thought na pupunta sila dito kasi gusto nila. And medyo siguro late lang yata. So also thank you sa A-Space for the sponsors of the video. Thank you sa Digital Ocean for the food. And thank you. thank you sa volunteer, Orly and Lance. And thank you sa mga attendees. Okay. And I'll see ano pala, si Nico. Thank you. And thank you, sir. Thank you sa pag-attend. And siguro may dating pa naman. Hindi lang mag-attend. There are 38 RSVP. So, usually kasi 40% to 60% yung darating. Pero ngayon, 10% lang yung nata kasi 4, 5. 20 naman. So, ayun. Wala, mga 15% lang. So, okay, so... our topic today is file auditing and intrusion detection system. So, what is file auditing? So, file auditing is the process of comparing the current system against a record of the files and files characteristics of the system, which is not known good state and it is used to detect changes in the system that may have been authorized. So, tagalogin ko na lang. Okay, now, so, yung file auditing is when you have a system or when you have a website or server, kadalasan sa inyo, nandun yung, naalala niyo yung pumilip, nung voting na may binagong pangalan, NM sa DRS, di ba? So, that's a classic of file auditing and intrusion detection. So makikita agad yun kung meron kang nakalagay na system detections doon sa loob. And then, malalaman natin kung may pinago doon sa source code. So, ayun. So, that's, yun yung file auditing and data intrusion. So, mostly, website, applications, mobile, lahat na nakas-host sa isang server, pwede mo siyang mountain using file auditing and intrusion detection. So it's about, this is a security. Next. So what is file auditing? So file auditing and intrusion detection, or IDS, is a piece of software that monitors a system or network for unauthorized activity. So yun yung nandun sa kumilip nung araw na yun. Nagkatulubong Pilipinas dahil doon. And then, nung magtanungan na, sabi nung napipilitan silang umamin na yeah, may binago sila sa loob. Kasi nakikita, may makikita doon. Ang ginagawa nga lang nila doon is git repository lang. May nakikita yung pinag-aaway yung pala yung hash. Pati mga media, hindi nila alam kung anong hash. Pero, pinag-aawayan pa nila kung nagbago na o hindi. Nagbago kasi nagbago yung hash key. So, yung hash kadalasan MD5. Or SHA dash one. So usually ganyan yung tura niya. So meron is ganyan. So it is SHA daw. So parang may nagbago doon. Ito, mostly kung lahat yung server mo o yung infrastructure mo, kadalasan ginagawa ng mga hacker maglalagay ng backdoor yan. And then hindi nila nilalagay yan sa madaling makita. Doon na sa pinakaloob-looban talaga. And then, para
makikita mo kasi may mga halos parang pangalan and then may mga that is mga basta pag may mga nauna na yung that ibig sabihin bash file na yun. So nagkukusa nagra-run yun depende sa paglagay, may maaaring ginawa nila scroll. So kusang nagkumukuha ng email, password, and mga ganyan. So yung benefit niya is security. So yeah, benefit niya security. So kalilasan yun yung pinaka-importante sa isang server. So yung server kailangan mo secured yan, hindi yun na-tampered. Usually yung mga, next, iba, ay ko lang. So, how do they enhance security? So, if you are serious about ensuring secure system, it's very useful to be able to perform file-level audits of your system. This can be done periodically by the administrator. So, usually, gumagawa ito system administrator or as part of automated process in an IDS. So, IDS kasi meron ng software doon. These strategies are some of the only ways to stop absolutely sure that your file system has not been altered by some users or process. For many reasons, internals often wish to remain hidden so they can continue to exploit. So, in my 7 years of experience, kadalasan na-hack mga website lang. Kadalasan. Bakit website? Ano yung mga website ang kadalasan ina-hack? Kasi kadalasan ginagawa ng WordPress. Kadalasan talaga ginagawa mga ina-hack ko, WordPress din. WordPress. Yeah. Bakit WordPress? Kasi ang dami kasi nag-install ng WordPress. And then 26 to 30% ng website is made of WordPress. Kaya WordPress ang ano. Masyadong, hindi siya ibig sabihin na vulnerable yung WordPress ha, kundi mas madami lang talaga gumamit ng WordPress. Parang madaming malware sa Windows. Bakit? 90% ng gumagamit ng computer Windows eh, di ba? So maraming gumagamit, marami ha. So hindi ibig sabihin na vulnerable siya. So, continue to exploit servers for an extended period of time, they might replace binaries with compromised versions. Doing an audit of the file system will tell you if any of the files have been altered, allowing you to confidently identify the servers and environment. Mamaya, pakita ko lang yung screen cap sa inyo. Sa ginagawa, sa server ko talaga, as in live na automatic na nakikita ko kung may intrusion. Kadalasan pa naman ng intrusion detection ko, ang galing China. Yeah, China. Everyday yan, China. Ang isa pa sa mga yun, yung active sila kapag ka, alam nilang holiday sa Pilipinas. So, November 1, 2, and then ASEAN, ayan, may mga holiday, malamang active sila. Minsan nga, umaabdak sa 2,000 intrusion detection in just one day lang, 24 hours. So, 2,000, pabalik-balik pa iba-ibang IP. So, that's why, na meron ng first level ng defense is, ihigpitan mo yung mga port, network, password, tanggalin mo yung password. Pag-direct mong intrusion, trying to get to the yes. to your system. Trying to get to naghahanap na siya ng open ports. So, nakikita mo, may from that IP, may pumapasok. Tapos, naghahanap ng port. Yes. So, yun, kailangan ginagawa. Nice. How difficult is this to implement? So, mayroon pa siya. Medyo mahirap, medyo madali. Hindi naman siya ganun kahirap, hindi naman siya ganun kadali. So, kung alam mo yung ginagawa mo, ano siya, sisim na lang sa'yo. Pero kung, first time, kailangan mo din siya na aralin. Kasi maaaring nagkamali ka, akala mo safe na kasi nag-install ka na, di ba? Pero, yung settings, doon kasi sa mga settings yung medyo mahirap. So, implementing an IDS or conducting file audits can be quite an intrusive process. The initial configuration involves telling the auditing system about any non-standard changes you've made to the servers and defining path that should be excluded to create baseline value. So,
It also makes day-to-day operations more involved. It complicates appealing procedures. Ito din, medyo complicated. Minsan din siya, bandwidth intensive din siya. Kasi lalo pag gumamit ka ng third party monitoring system. Kasi every day, kasi every seconds or every 30 minutes, depende sa settings mo, bumabisita siya doon sa ano, sa server mo. So, bandwidth yung kinuko, di ba? Bandwidth yung input-output. So, yun yung intensive siya. So, kaya minsan, hindi na ako gumagamit ng third party para makakabawas naman sa bandwidth. So, ginagawa ko, ano na lang, every 6 hours or every 1 hour, depende sa ano ng system. So, ako, sa system ko, hindi pa naman ako ganun kadaming ano, data, every 6 hours siyang magpiping para ma-check kung meron siyang ano, meron siyang backup files. And then, ang ginagawa ko, hindi ako gumawa ng third party. Ano lang siya, GitHub lang. Ay, ano, git bucket. Gumawa lang ng script. So, every runtime to time, binabash lang siya. So, scripts na siya. So, runtime to time, push na ng files na bago. Including, ano, logs. So, yung logs kasi, para at least alam mo yung logs ko yung may pumasok na din yan. So, yun yung ginagawa ko. So, it also makes the data operation more involved. Updating procedures, you will need to check the system prior to running updates and then recreate baseline after running the updates to catch changes to the software's versions. You will also need to upload the reports to another locations. So, yan, yung kadalasan yung third-party locations kasi in na-discuss ko na kanina, may backup is not in DigitalOcean but in AWS. So, to make sure na hindi siya nasa loob lang ng isang basket. And then, intruders cannot alter the audit to cover the tracks. So, kadalasan, mga hackers kasi, ano na din, pati yung ano mo, backup mo, compromise na din. So, ibalik mo ba siya, nandun pa rin siya. May isang company, naalala ko yung company na yung European company siya. Parang big bucket din, something na ganun. Nagka-ransomware siya. Ang mali pa naman, yung ransomware niya, matagal na, hindi lang pinagana pala. So, nilagay doon, mga 1 month ago pa. So, nagbabackup sila na nagbabackup, nandun yung ransomware sa backup. So, nung pinagana bigla yung ransomware, kasama ngayon yung backup. Kasi hindi nila na-foresee na napasok na pala yung server nila na hindi nila alam. 1 month ago pa pala sa kanila nila na alam. Na-compromise na. Pati backup. Kaya nag-refuse sila na bayaran yung ransomware. Kasi thinking na meron silang backup. Yun pala, nung delete ni hacker yung backup, ay yung ano nila, yung main file nila, kasama backup, nandun din. So wala kami. Wala. Wala sila ano, logi sila. Kasi nag-file sila ng bankrupt the next day. Wow. Bankrupt siya talaga sila. So, important nitong mga ganitong klaseng security. So, while this may increase your administration load, being able to check your system against a noteworthy copy is one of the only ways to ensure that files have not been altered without your knowledge. Some popular file auditing intrusion detection systems are Tripwire and A. So, ang gagamitin natin ngayon yung A, type pwede siya, pero si libre. So, next. How to install A on a digital ocean and DPS? So, system admins are responsible for installing and configuring softwares to support websites, including those that runs in DigitalOcean DPS. So ito, gumagana lang pala yung A sa ano, Linux and Unix. So, sa Windows, di ko alam kasi matagal lang ako hindi nag-Windows. Okay. Unfortunately, as soon as your website is available on the internet, one or more malicious hackers will likely spend a great deal of
time and effort to try to find some vulnerability in the secure system in order to obtain unauthorized access to make and make changes that take your system down completely. So usually, yung mga client ko, meron silang DPS. So ako, permission ng ano, DPS. And then, sabi ko sa client ko, lagyan na natin ganito. Ay, hindi, okay lang yan. Ano, next month, pwede pa naman yan. What? Hindi, kasi ano, as soon na maglalign na yung website o line na yung server mo, tatry talaga ng ano, kasi like China, meron silang botnet. So, lahat ng IP address yata, nakalista na doon, ulit-ulitin lang, nagra-run lang yan. So, pag may nakita na nag-spike, na ah, meron pala itong may laman pala itong IP address na to, automatic yan, balik-balikan yan. Hanggang ano, hanggang sa mag-overload o maubos yung bandwidth mo, yun, pampabagal ng website, yun, maubos ng bandwidth mo, gastos na naman yun. Kasi, like AWS, may bayad yung bandwidth doon, depende sa gamit mo. Eh kung madaming gumagamit, bigla, di nag-down yung site mo or di kaya nagmataas yung billing mo next month. Hi, Sir Paul. Holy share! Andito pala si Sir Paul. Thank you sa pag-ano. Pagpunta. Huwag ka sa pagkain. Ayan, nakandaan. So, the good news is that you can secure your VPS using industry best practice, including establishing software configurations baseline that ensures that you can detect and track all changes to your droplets. Ang pangalan pala sa ano, Digital Ocean, yung server niya, yung VPS, is droplets. Sa AWS, ang pangalan niya is EC2, di ba? EC2 instance. So, instance. Sa ano naman, sa Rackspace, ano pangalan sa Rackspace? Server lang yata eh. Nasa punta ng some popular tools and monitoring changes to Unix or Linux system is known as Advanced Intrusion Detection Environment A, originally created by Rami Letty and Pablo Biolaini in 1999. Biolaining. This article will help you get started by describing how to install, configure, and use A in an effective way. Next. Creating a secure trusted base. Unix and Linux servers, including DigitalOcean, provide a robust platform for installing configurations and running software powering websites available on the internet industry, such as the IEEE Configuration Management Standard, it's SMF IDEA version 3 framework provided. Well, so, respective industry guidelines on how to record and maintain stable operations and applications baseline, which is essential to ensure the system are secure and reliable. So, mostly system admin, system architect, security analyst, kadalasan sila, kaya malaki saho nila kasi kadalasan nakahas unless financial service firm, so large bank, so nalala niyo BPI, BPI, and Bangladesh Heist, so yun. So hindi yung failure of system admin, hindi ako naniniwala failure yun ng system admin. Ano lang talaga yun? Nautakan lang sila. So, medyo ano, pag na-target ka na kasi ng hacker, pag na-zero in ka na, wala kang kawala. Kasi pag-aaralan talaga ng hacker yun. Like yun sa HBO, yung ano, pag-aaralan. Pag-aaralan nila yun, hindi ka makakawala yun. Kasi kahit abutin sila ng buwan o taon, ulit-ulitin lang nila yun, titignan lang, babantay nila yung ano, yung process. Minsan nga, mag-apply talaga sila as employee sa loob mismo ng company. So, ayun. So, lalo pag mga system admin din yung tumira. So, financial services, including large bank trading firms and exchange themselves, are required by federal regulatory authorities. So, sa US, meron silang ganun, ano, dito rin meron yun naman eh.
ano pangalan sa kanila dito? When I create a new Linux or Unix DBS, I always start by installing tools such as a powerful wire. Pag mga simpan lang naman, meron na automatic siya ang tawag doon, CP hook. CPanel hook. Yan, yan. Hook. Yung interlibre hook. Yan. Next. Step 1. So, paano ba yun? So, hindi ko na i-discuss dito yung installation kasi yung paggawa na, napapakita ko na lang mamaya kung paano yung paggawa ng procedure. But the first thing is to run the command yung install A as the show figure 1.0 to check that it is done by the A that is installed. So, papasok ka sa, sa server using root. Actually, root lang siya kasi ano naman. Yum. And then, ito using Linux Nano CentOS. CentOS and ano ba yung isa? Basta lang yung gumawa ng YAM. Dalawa lang naman yung akit sa YAM. And then you will be installing A. So, ganyan. You will need to enter process with the installation. So, yan. Tatanawin ka. Is this okay? So, type mo lang Y or yes. Next. Then, run A help and verify A version. So, after the installation is complete, you should... I think dito lang. Malindog ko man mo. Okay. After the installation is complete, you should run the aid hub screen and verify the versions of aid as shown below. So, type mo lang aid, tapos double dash, then help, and then aid help next, you help, then you should verify the versions of the aid that you run, you are running. Make notes that the locations of the aid is etc, so aid.config or .f. That we'll discuss at the end of this video. Okay. Next. So, ganyan yung tura niya. So, compile with following options. With map, POSIX. Yung POSIX, ano yan sa email niya? Ang Synanox. Yan. Now that we have verified the aid install, we will create our first aid database. Okay, next. So, step 3, initialize your first aid database. So initialize the first A database by issuing the command A init for initialize as shown. So ganyan. Namabasa naman kita ko na lahat. Okay, so verify the new A database has been created. So what's not verified? Pumunta ka kasi i-change the directory var lib A. And then A, so list, ililist mo siya. And then makikita mo ilan lahat. Total 1,488. And then, makikita mo yung db, new, g, g, z. Okay, next. Okay. Step 4. Rename A database using the Unix env command so that it can be used. So, env or move var slash lib A. And then, ito, pinarename lang to. So, ang keyword env or move. So, yung mga din, mga admin, so alam nila yung tala, move. So, minumove yung ano, yung barley cake sa ano, sa bagong folder na barley cake this. And ito pala yung bagong move. And then, next. Run the first aid checkout without making any changes. So, A, and then dash dash, check. Next, we will create the file. We will create the file that the user has been that are going to test the page that can be taken and report the changes. Okay, next. Okay. Next, we use the Unix touch command. So touch is enough to create a file
kadalasan create the file. So, kung file ang gagawin ko, touch, yung iba naman, direct na sila na no something. Ninayin na lang nila, tapos automatic na pag save, na save na yan as command, as a file. Pero kung file na muna yung gagawin mo, ayan, touch. So, yung next command yan, vim or nano, pwede yung gumawa ng automatic file. Pag kasi yung file na yan. Pero itong touch, empty file lang yung ginagawa niya, walang laman sa loob. Tapos, next. Run check A, detect new file. So, automatic mag-detect yun. Oh, may bagong files namin doon. So, alam na ako. Once you have reviewed the changes to take A, check Google. We then do not want to import them again because this report can get very long. The practical approach is to review the changes and then update the AI database so that they are not reported again to the next one of the AI. So, bro, question. Yes, sir. So global siya. Okay. System or. Actually, some servers are some old business server. So, kumbaga. Yung ginagawa, parang install mo lang siya. Actually, ang kaganda dito, libre siya. So, pwede, mamaya, pwede mo ilagay doon yung email mo na lang para makita mo na agad doon sa email kasi ilalagay mo ng prompt. So, yun yung ginagawa ko sa server ko ngayon. Pero hindi ko ginagawa yung aid kasi yung CPAL kasi mayroon na siyang sarili, ano, may sarili na siyang ganung ideas. Okay, next. Create, update a database to ignore previous changes. Next, you will create an update a database that ignores all previously made and review changes. So, a update. Ito, manual lang to ha. So, ito, ginagawa natin manual. Mamaya, mga step 9 or 10, ano siya, gagawa ng bash para yung update, check, and everything, isang run na lang siya. The new A is called ADVUGC. Ang ano pa pala nito, ang problema naman dito, kailangan mo din medyo mataas yung ano, storage mo kasi para siyang nagdadagdag ng files. So, kaya ang ginagawa ko nga, ano, bitbucket para doon siya sinisave, hindi siya sa lowest resort. So, kunyari sa pinaka-root, di ba? Mm-hmm. So, pag nag-execute ka ng A, tapos parang yung pinaka-base install mo, mm-hmm. lahat ng file system from the root down, mm-hmm. ilalagay niya sa database na A. Ilalagay niya yung bago, yung parang ano, yung kung ano may nagbago. Append lang. Oo, append lang niya. Pero nung una, nag-create siya ng... Oo, nag-create siya ng isang ano. Isang malaki. Isang malaki. So, kung let's say 500,000 files yung nasa isang root, 500,000 files. Kapag yung may changes lang. Yung 500,000 one. Yung 500,000 na yung ano. Anong change ang hinahanap niya? Ano yung ano? And then, changes ng files. Changes ng files. Kasi, ang nangyari, marang kinopia niya yung buong files mo muna, yung luma. Yun yung baseline niya. And then yung update, kung alam mo may bagong update, meron siya, nagkaroon siya ng bago DB. Kung makapasin mo, dito sa root server, dalawa na siya, new. So, nagdalawa siya. Pag di na-detect niya yung changes doon sa file, pumapasok siya sa file o pumupunta siya sa inode? Napunta siya sa new. Hindi, yung method ni Ate A, it's through the inode ba ng operating system? O? Nasa loob lang siya ng operating system. Nasa loob lang siya ng operating system mo. So, parang, kasi itong Z, ano siya, Z files kasi yan. Paliglistahan lang siya ng mga files. So, kanyari, yung kanila, nag-touch ka, di ba? Nag-agay ako ng pangalan mo. Then, na-update siya ngayon. So, na-update yung file. So, parang, it's an intrusion in itself, di ba? Mm-hmm. So, paano niya nalalaman na ngayon nag-update ng file? Through? A, check, and A, update. So, kapag nag-update? Ito kasi, ito, minamanual pa natin ito. Ito, tinatype natin ito. So, sa ngayon, wala pa siyang capability na auto-update, auto-check. Hindi siya parang demon process.
kunyari, meron akong gustong, may isa kong file na talagang gusto kong, let's say, salary that profile. Yun lang yung check kunyari, mo? Kunyari, talagang kinag ko yan na pag may magbasa lang yan o may mag-open. Mm-hmm. Saka lang automatic, bato ka agad ng email na... Mamaya, meron siya doon kasi may flash. May flash. Okay. Okay, next. Parang pwede ko i-script pa yan. Yan yung yun yung bago. Next. Use updating database. It's usually a good idea to save all the old database by renaming it with a date as shown in figure 12. So that you can trace back any changes if necessary. Eventually, the old version of the old database can be archived and deleted. You also need to use Unix move command in MV command to rename the newly created database that it can be used to going forward. So ganito, and parang MV, yung MV kasi parang rename and rename na eh. Pwede ko yung mag-rename na eh. Actually move yan, pero pag ang move kasi pwede yung rename din. So, mukhang pa nila ginagawa yun. So, yung CP, may isa pa kasing command, CP, copy naman yun. So, magiging dalawa yung files. So, ito, magiging isang files para sa from the remaining lang din. While these procedures are straightforward, they can become both tedious and time consuming. It is necessary, it is essential to write scripts. Ayan. So, scripts to update the database and also run the aid, check the points automatically, and report changes. So, yung tanong mo, kanina ka sa akin, sir, ito yun. The next. Ng bash. Automate using cron and sync mail. So, ayan. So, usually create a cron tab directly to run the aid check. Yeah. So, yun yung sinasabi, yung tinatang mo kayo, sir, na pagka may nagbago ka sa isang area lang, automatic na magbabato na ng command. So, report on daily basis that conveniently show up on my handheld device. This makes using aid to monitor your file system that much easier and more practical. So, gumawa ito, gumawa ka ng cron, sa cron tab, and then, yung itong check aid that is aged, ito yung bash files mo, yung shell file. And then, here's an example of a script that can be run for a cron tab to automate the aid check. And then, with just 20 lines of the reports, which should be enough for next. Daily summary. So, yeah. Ayan. So, usually naman kasi is a shell file. So, sino na kita na shell file? Bash. Lahat naman tayo, diba? So, ganito yung umpisa, diba? Ganito yung kadalasan umpisa. So, ayan. So, and then comment. So, ayan. And then date. So, date. And then year, month, and day. And then file name. The name of the file. So, and then echo, a check. Ibang tab din eh, ibang and then files. So, basically, ang sinasabi niya dito, nilaran niya yung mga command a check, so yung command na check kanina, and kung kaya ano yung date, yung rename, yung file name, plus yung date. So, and then grep, and then file, fail it. So, my a.txt, ito na yung file. So, and then grab, and then fail, if fail, then the file name, and then echo, the file name, and then that. So, that, ibig sabihin, echo that, ibig sabihin nun, tapos. So, ito kasi, ano lang ito, content, ang tawag content lang siya, yung parang prompt content, gano'n. So, then, automatic siya, kasi send siya doon sa email. So, yung send mail kasi, actually, yung send mail pa pala, kailangan mo pang i-install yun. So, POSIX, i-install mo yun. So, dagdag naman, dadagdag mo yun sa web server mo. Kasi kadalasan, pag gumawa ka ng web server, o isang nag-provisions ka, wala, lalo pag web server yung gamit mo, yung lamp lang, minsan hindi pa kasama doon yung email.
Yung sa Rocket Host PH, yung forward facing ko, walang email yon. Bakit walang email? Para sigurado ako na hindi siya ma-spam ng email. Pero sa back end ko, may email installed. Next. Final steps. You can also modify the AEDC on F. So configure to configure advanced such as including our excluding specific services version of EDC. EDC on F is for the customer's comments. Settings. It is totally unusual process having to modify this file. So next. Summary. So again. When you secure a Microsoft such using digital from DBS requires a comprehensive approach to inform security through tracking changes through system and application tools that using AIM is a great first step and will help you understand changes that are made to your system as well as identify and authorize changes without this of course through malicious content or human error in future articles. This kind of stuff you can take to trust the database. So, install and using it daily will help you get started in managing your DigitalOcean BTS. So not just DigitalOcean, kahit ano yan, basta Linux and Unix yan. So AWS, Rackspace, Windows, nagawa kami ng Linux, and then Google App Engine. So basta Linux, kahit ano, kahit na... Yung on-prem. On-prem na Linux. So, yun lang. Next. Or baka mayroong flavor pa ng... Hindi lang kasi Linux na... Ito kasi, yung ginagamit ko is Linux SynOS. So, pwede pag BBS naman, at pag Ubuntu naman, pwede kang gumamit ng isang tripwire. Next. Additional resources. So, marami siyang mga tips and tricks sa A. So sourceforge.net, so and then if you need system admin, so here yeah, Rocket Host, private IE. So Lila, next, thank you. Thank you. Yeah. Okay. Digital Ocean. Admin. Tatanggalin ko muna. Ha? Huwag na eh. Tanggalin ko lang ha. So, ito yung tura ng pagbago pa yung rato ka sa Digital Ocean. So, wala pang laman. Ganyan, walang laman. And then, pinakita ka ng buto ng malaki. Create droplets. So, ang pangalan sa business droplets. So, create ka lang. So, pipili ka dito ng ano, na flavor. So, Ubuntu, FreeBSD, Fedora, Debian, CentOS, CoreOS. So, usually ang pinipili ko lagi is CentOS. Bakit CentOS? Kasi yung pinaka lambing maayos sa mga web server tapos cPanel. Pero, kasi cPanel ako eh lagi. Kasi hindi na ako, ano. So, then my version yung nito ng cPanel. So, ito 7.4 tayo. And then, sizes. Yung size niya, sa server. So, kung makikita mo, meron siyang mga maliit na 2GB CPU. So, ito yung pinakamura niya, $5 a month. So, 512 CPU, 20GB, SSD desk, and 1,000 terabyte data transfer. So, pipili natin tong yung pinakaluma. And then, mura. Abot kaya. Abot kaya halaga. Pero pwede ka rin pumili ng high memory and high CPU. Depende sa'yo. So, high memory, mas malaki yung RAM. High CPU, mas malaki yung CPU. Mas malaki yung CPU. Ito, pwede nag-a-adjust. Pwede mo i-adjust. Pag halimbawa, nag-$5 ang magka tapos dumami na yung users mo, pwede mo siyang i-adjust sa mas mataas na tier ng sizes. Anytime. So, bili tayo sa so, Bartas standard, so $10. And then,
pwede kang mag-add ng storage. Ito sa storage, may pili lang sa data center. So, Singapore, para malapit. Singapore, pinakamahalan natin malapit sa Singapore. Hindi, mas malapit. And then, may mga nakaka-private networking, backups, and users data. Pag pinilit mo yan, lalabas yung link. Pwede kang, actually, pwede mong ilagay na dito kagad yung kanina command, yung A command. Pwede mo lang dito ilagay. Para sabay na rin, patuwan ng server, sabay na rin yung command ng A. So, wala na. And then, next. Dito pala, sa droplets, mayroon dito dito mga images na. Kung ayaw mo naman dito sa droplets build kasi ito, pwede ka dito sa images. Ayan, create droplets din. Ang kaibahan lang dito, mas madami siya. Ayan. Meron na siya dito, discourse, Django. Yung tipong automatic na mag-run. May WordPress na. And then MongoDB, MySQL lang. Yahoo Builders. Ayan. So, ito yung mga one-click apps. May WordPress pala for Windows 7. So, ang kaiba, ang disadvantage lang dito, yung mga luma o mga hindi pa built-in sa WordPress. 4.7 pa siya, pero 4.2 na yung WordPress. Tapos yung server niya, 16.4, so Ubuntu yun eh. So Ubuntu version yan. So meron mas mataas na ano. So yun. Ubuntu lang. Then, balik tayo dito, droplets. So, set OS, compiler. And then, hindi pala maraming kailangan na additional storage, na volume pala. And yung volume niya, pinakamababa niya is $10 per month, which is 100 GB. And then, pipili ka lang na, database region. So, Singapore doon, Frankfurt, then meron siya. Sa Amsterdam, wala pa kasi naka-hide siya. So, kasi hindi naman yung kailangan yan, remove volume. And then, kailangan natin private networking, kailangan natin backups, kasi hindi mo natin. So, monitoring, kailangan natin monitoring. And then, SSH key. Pwede nung, para hindi ka na tawag na maglagay ng sarili mong password, pwede mong i-commit mo na yung SSH key mo dito. So, yan, lagay ko yung SSH key. Doon na ako yung SSH key ko. Bro, adjust mo yung size. Oh, sorry.